Tuwan-tuwa si Coco. Kitang-kita niya lang ang dumi. Ay, huwag mong kainin yan. Nilalaro niya. Nagugas ka na ng ano mo, ng mga paa mo. Tuwa siya maglaro. Kitang-kita niya na pag may dumi. At si Coco ay papasok na yan sa room. Tingnan nyo kung anong kanyang gagawin. And guys, si Coco, akala ko dati kinakagat niya lang basta yung kumot. Yung pala, parang dinidede niya. Uy, ano nangyari sa isang mata mo? Ba't nagkaganyan yan? Akala ko ano eh. Nakakindat ka lang pala eh. Yan guys, oh, kitang-kita. Ginagawa niya dun sa kumot. Dinededey niya.
ka na dumede. Yung palibasa, 1 month ito nahiwalay doon sa kanyang nanay. Kaya ganyan siya. Yan, pagtapos na, yan yung ginagawa niya. Pero kadalasan, pag dumede siya, hihiga siya, tutulog na siya. Kanya nga lang yung mga tao dito, late na matulog, kaya mas maaga pa natutulog yung pusa. Kaya pag natulog naman kami, siya naman ang gising. Pero sandali lang, dahil wala nga siyang makitang gising, natutulog na lang din siya. Yan ang ginagawa ni Coco. Coco? How are you, Coco? Yan. At pag naman sila nagutom, ngingiyaw sila, at si Cupcake naman, yung ate niya, nangangalabit. Kaya alam mo na kung ano ibig sabihin. Paborito talaga ni Coco to. Sa dami ng mga kumot niya, yan. Inagaw niya yung kumot ng mami niya. Kaya hindi na ginagamit ang mami niya. Iba kasi yung lambot ng tela. Yan ay isa yan sa ginagawa ni Coco pag pumapasok dito sa loob. Kala ko nung una basta kinakagat lang yung pala. Parang dinidede niya. Pagkakain naman, yan, naglilinis sila ng kanilang katawan. Yan, palibasa pa lang dumede siya, kaya ginaganyan niya yung mga palat niya. Guys, I hope na tutuloy nyo subaybayan ang channel ni Coco. And God bless you po.